Sumama sa amin. Hinihintay ko rin po kayong dumating. Magbibigay po ako ng salaysay na may kinalaman sa panghihinap at mga pagbabanta na ginawa po sa akin ni Ginoong Miguel Cana. Bye na. Bilang summary, uulitin ko ngayon ang mga sinabi niyo. Nagpunta kayo doon para ibunyag ang katotohanan bukod sa isang insidente. Tama ba ako? Ito pong kasama ko si Isali. Isa po siyang biktima at nasaksihan ko po yun. Opo. Naalala ko ang lahat na nangyari. Kaya ko pong ikwento sa inyo, hindi lang po yun. May ebidensya rin si Miguel Cang ang responsable sa nangyaring aksidente sa Gubit Orphanage 17 years ago. Hawak ko po ang ebidensya. Ito po. Sana lumitaw po ang totoo. Miss Yun? Opo. Ikaw lang ba nag-iisang testigo? Opo. Nakasulat nyo rin ang saray sa inyo. Ito, gamitin nyo ang papel na to. Ano? Oh, bakit? Ano nangyayari sa bahay? Mama, ano gagawin ko? Ako ito. Ano? Bakit ako naging kasabuan? Anong ginawa ko para maging isang kriminal? May sunod-sunuran lang naman ako. Ang hihira. Masisiraan niya ata ako. Diyos ko. Dinigod mo rin. Papa, nilagod ko. Pakiusap pa na ko rin po. Papa, aminin niyo na kung ano nangyari. Sabihin niyo na po ang totoo. Papa! Pinakamabuti para sa inyo doon sa Bogium Group. Nawawang bata. Hindi ganun kadali ang buhay sa mundong ito tulad ng inaakala mo. Sa oras na umamin ako ng kasalanan doon, lumugod ako sa kanila. Ang ibig lang sabihin doon, talo na ako sa laban. Hindi mo namamalayan, kalaban na natin lahat. Papa! Sa kumpanyang ito, sino may responsibilidad? Ako lang at ikaw. Tandaan mo to, ang tunay na leader lagi nakatingin sa hinaharap. Walang lugar dito para sa mga mahihina. Dapat ang management ang nasa isip, pagulat at walang iba. Kung ganyan pala kabulok ang sistema sa Bogium Group, ayoko na maging bahagi pa ng kumpanya. Bibitawan ko ng John B. Palace Project. Kaya nyo na mag-isa yan. Hoy! Jeremy! Hindi pwede to. Kailangan matanggulan siya. Dahil kung hindi, siguradong gulo ito. Pinatawag niyo po ako, sir.
kumuha ka ng ticket. Papuntang Amerika. Para kay Jeremy. Masusunod po, Chairman. Naayos mo na ba yung gulo? Kumusta? Maayos na po ang lahat, sir. Na mas masarap po yung mga testigo. Huwag po kayong mag-alala. Babawiin na po nila ang lahat ng mga salaysay nila. Baliw ang mga tao. Naku. Gusto nila maturuan muna ng leksyon, ha? Tawagan mo si Atorneo. Siguruhin mong mananahimik na sila. Malinaw! Ay, pagtingira. Kailangan ko yata na may influensya. Magandang ideya ba yun? Sino yun? Ano pong sino? Boyfriend po ni Ate yun. Isa po siyang prosecutor. Si Paolo Cruz. Oh, tama. Bakit niyo ko lang ito naisip? Anong ginagawa ni Ken? Alamin mo nga. Napabayaan na ang kaso. May kinalaman sa bayapunan. Pero kahit ganun, pwede pa rin manahig ang batas. Paano po? Bumalik na ang alaala ng victim. Ano-ano mga krimen na pwede panagutan ni Miguel? Ano-ano mga kaso pwede isang pa sa kanya? Pagpapabaya, pagwasa sa ebidensya, at pagtaka sa pinangyarihan ng krimen. Hindi. Hindi sapat ang mga kaso yun. Kailangan mailantad natin ang lahat ng masasamang krimen ginawa ng lalaki. Napakarami niyang ginawang karumbal-dumbal na krimen. Marami ka rin ba? Galing ako sa doktor at tapos ko rin siya kausap. Mahigpit kong pinipiling sa kanya na siguruhin ko na makakaalam ng mami. Maraming salamat. Nakahanda ako ito. Chairman, maraming salamat po talaga. Paolo, maraming salamat din sa iyo. Sabi mo may importante kang sasabihin. Sayang ang oras ko sa paghihintay sa elevator. Kaya naghantay ako hanggang 15th floor. Hindi ba na ako pinagpawisan? Ano ba yun? Ano bang sasabihin mo? Actually, ano kasi... Kasi nasangkot sa gulang papa ko. Malaki ang problema niya ngayon. Kung ganun, pinuntahan mo ako dito ngayon para maghingi sa akin ng pabor. Salamat na lang. Teka, sandali. Ibiwan mo kasi ako. Hindi naman sa ganun. Prosecutor? Ikaw ba ang boyfriend ng anak ko si Kelly? Hindi ako yung tipo ng taong nakikipag-usap sa mga taong hindi ko masyadong kilala. Pasensya na, pero pwede bang padaan niyo? Ano? Sandali, hindi ka pwede yung voice na ganyan! Ay! Ang lalaki niyo, malakas ang loob. Hindi na masama yun. Imbitahan mo. Sige na. Talaga po? Nakapasa siya agad sa inyo? Ang sayo naman, hindi lang may makapasa sa inyo. Ay! Sige na, Ju! Sandali! Hindi ko alam kung anong mga gusto mo. Meron mga paborito namin yan. Sana naman magustuhan mo. Kain lang, ha? Huwag po kayo mag-alala. Sa tingin ko po, masarap lahat ng mga niluto nyo. Matatawa na mamatay si Mama. Eh, hindi po ako masyadong nakakain ng mga luto niya. Ah, ganun ba? Kumusta na yung ibang miyembro ng pamilya? Nakasdente ko yung nag-iisang kapatid ko. Hindi ako lang po at ang papa ko. Ano? Kung wala ang papa mo, sigurado mas nahirapan ka ba? Sa tingin ko, magiging mabuti ka kay Jessa namin. Ngayon, nasa mabuti na siyang kamay. Kapag din ako. Tama na po siguro mo na ang pag-i-interview nyo. Okay. Ah, eto. Nain ka na madami. Sige, sorry po ha. Hindi na po ako mahihiya. Ngayon nakilala ko kayo. Kita-kita ko kung gano'n yung kamahal si Jessa. Suyatin niya sa inyo. Salamat po. Pinalaki niyo si Jessa ng maayos. Kaya na po tayo. Saya. Pakaramdam ko, panaginip lang to. Ano yung ito? Nani? Katulad nito, dito sa mesang to, dito ka nag-aaral nun.
Sa kamang yan, dyan ka umihing at natutulog. Ang saya lang na nandito ako ngayon. Kung ganun, gusto mo bang mas masaya pa dito? Subukan ng humiga doon. Ano? Nandito ang mga magulang mo. Nakakahiya naman. Alam mo, hindi naman makitid ang utak ng mga magulang ko. Sige na, iha na. Ha? Bilisan mo. Christmas ngayon. Regalo ko yan. Ha? Sa akin, wala ka bang regalo? Christmas, hindi ba? Ito, isda! Meron kami espesyal na panauhin ngayon, kaya bumili ako ng isda niyan. Naku, yan ang pinakamalaking isda kanina sa palengke. Ikaw, kung hindi lang tayo sa isda, magkakasundo ah! Sabi pa nga po ako nangangalahati dito. Sige po. Sige. Kelly, mauna na kayo. Dali mo na siya sa kwarto ko. Opo, halika na. Pagkain. Anak, ako na ang bahala. Kabisado kong mga tipon niya. Alam niyo ba kapag nagsusugal ang isang tao, makikita mo ang tunay niyang pagkatao? Teka, di ba prosecutor ka? Pwede ka ba maglaro ng ganito? Di ba illegal ang laro ito? Hindi naman siya nagmamagaling ako. Pero sabi sa Article 246 na itinuturing na isang uri lang ang paglilibang ang larong ito. Hindi kasama ang isang to sa mga illegal na sugal. Oh, galing-galing niya talaga. Alam niya lahat. Yes, I'm out here. Stop, stop. 3 points, 3 points. Apa, talaga lang ah. Alam niya ang laro nito. Ang alam ko niya ba talaga ang pag-ilan eh. Bakit niya ganun? Ang galing ng Dora ni Felix sa laro nito. Alam niyo ba? Kaya niyo makita ng laro nito kung anong uri ng tao kayo. Meron mga tao na gumagamit pa ng tricks para lang manalo dito. Diba, Lola? Ang galing po ni Isa kanina. Pakainin niyo siya mabuti ha. Napakabuti niya sa kanya. Salamat po.
Salamat po. Gusto mo yung sapatos? Ang ganda po talaga, para akong prinsesa. Ang ganda po talaga ng anak mo. Ang ganda po ng mata niya, anak eh. Bilhin natin ito kung gusto mo. Papihin na. Gano'n na makatagal itong sapatos pag nabutas na? Ang ganda nung po. Hindi ko po masusuot to. Ayoko po nito kung walang bagong sapatos si na Mama, Carlo at Carla. Gusto ko po lahat kami, Hero. Ah, ganun ba? Hindi ko alam ang mga size din eh. Bilhan natin sila sa susunod. Ang ganda po talaga nito. Gustong gusto ko po. Alam ko po kung anong size ng panitin na sa awal. Ito, ito! Bagay po ito kay Lola. Para kay Lola ang sapatos na yan. Oo, sige. Pumili tayo para sa buong pamilya niyo. Mag-day tayo sa Christmas. Buong araw dapat, ha? I-off mo ang phone mo para walang istorbo. Ayoko may kahati ako sa'yo. Sa akin ka lang. Okay? Pangako, magkikita tayong dalawa sa Myung Dung Church na umaga. Ah, bali. Nakipag-break ka, tapos inilisip mo siya. Kaya tuloy tinatawag ka na kamuro. Basta regalo ko. Bakit ako lang wala? Hindi ba ako pamilya? Ewan ko sa'yo.
Buti pa tanongin mo si Papa. Ay, huwag ka magselos. Anong gagawin ko sa sapatos na to? Tingin mo masusuot ko to? Pwede ko ba itong isuot pag manonood ako na sino? Hindi nga ako makakatay ng suto eh. Ako gano'n mo susuot. Kasi yan. Tignan nyo ha? Oo, oh, tuwa ka ang gusto. Maging Cinderella. Pero, masyado na kasing gasgas yun. Kaya naman yung ibang mga babae, merong ibang pakulo. Ibang estilo. Sa isang tulad ko, sa tingin nyo ba, ha? Kaunti pa lang ang babae nakita ko nagabulsan ako. Siyempre hindi. Sobrang dami nila. Pero ang isang ito, tinaon pa sa anniversary ng kumpanya namin. Doon pa talaga siya ng gulo. Siya ang pinakamalalang nakita ko. Mabuti naman ay hindi. Tama na. Iba na pag-usapan natin. Ibaan mo na po. Ano pong problema? Kailangan po namin malaman para masulat namin ito. Alam niyo, tutuloy siya sa kasal ng anak ko. Naku, babaeng yun. May masama talaga siyang intensyon. Kaya ang ginagawa niya ngayon, nag-iimbento. Kinidnap ko raw siya. Siya talaga ang pinakamalala. Tingin ko, napapaliw na siya. Kaya, siyempre, bilang isang ama, natural lang sa... Oo, anak! Opo. Ano pong ginagawa niyo, Papa? Mahusay ang ginawa lang. Meron tayong pupunta. Tara. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Kaya kong maglakad. Eto, makinig ka. Ito lang pinakamabuti magagawa ko para sa'yo. Kinenroll kita sa MBA program. Bumalik ka. Sa oras na handa ka na maging tagapagpala. Uling pagkakataon mo na to. Naiintindihan ko gusto niyo mangyari. Babalik ako. Tumas po pala siya pag-uwi. Aba, ganun lang pala kadali. Dapat noon pa. Chairman, may balita na po tayo sa mga kasong sinampasay na ni Samo. Sa tingin ko, sir, madilis-bis na. Talaga? Gusto mo yan, mabilis. Tayo na. Thank you.
pwede. Bawal yun. Lahat ng saksi, binawi na nila lahat ng salaysay nila. Alam mo na ba yun? Oo. Pinagtsaba mo ba sila para magsinungaling ng una? Anong pinagtsaba po? Wala pong nangyaring ganon. Mama, bakit po? May masumaba nangyari? Hindi, wala isa. Mama, yung kasama mo si Isa, kailangan niya pa na sumailalim sa isang test. Pati credibilidad niya, kailangan namin tingnan. Anong test ang sinasabi niyo? Kita ko sa buka mo. May problema. Chairman, alam niyo na po ba? Alam mo mula nang mabulag ako. At hindi na ba makita. Tumalas ang pakiramdam ko. Hindi ba isang buwan lang nananabing sa akin? Alam niyo na po pala. Stage pancreatic cancer. Alam kong darating din ako sa punto nito. Hindi may iwasan. Kung ito ang nakatadana sa akin, kailangan ko itong tanggapin. Pero, huwag mong ibahalaw sana kung si Daisy. Paano po? Siya ang nag-iisa ng anak. Gusto kong gamitin ang ulo kong sandali. Kasama ng anak. Gusto ko rin sila rin si Miguel. Sinira niya ang pamilya ko. At ang kumpanya. Pwede mo ba rin pangako yun? Papa, ngayon, makakalabas na kayo ng ospita. Mama, dadalhin ko kayo sa maayos na lugar. Sige, bago yun. Tawagan mo muna si Roman. Gusto ko siyang makausap. Opo, Papa. Bakit gano'n? Ano bang klaseng ospital to? Bakit hindi nila kayang gamutin ang cancer ng Papa ko? Siguradong matagal na itong alam ni Miguel. Alam niyang malala na si Papa. Wala siyang sinasabi sa akin kahit ano. Kaya ang magagawa ko ng pag-isip ng posibilidad. Tingin niyo, mayroon alam si Miguel tungkol dito. Ang malala si Chairman Shin sa bangin. Ang ginawa nitong si Miguel, umupa ng mga mangingista at binihari sila para hanapin ang labing ni Chairman. Ginawa ni Miguel yun? Isa sa mga mangingista ang nakapita sa kanila. Mukhang humihinga pa siya ng konti eh. Kahit buhay pa ang papa. Hindi niya inuwi si Chairman. Dinala niya sa home for danger. Natatakot kasi si Miguel na baka mamukhin siya sa krimeng ginawa niya. Itinuhin niya hindi na makabalik ang papa ko. Ginawa niya lahat ng to dahil sa Chonley Palace. Mali lang lahat ng mga buto ng papa mo noong dinala siya sa ospital. Pero ipinatili ni Miguel ang pagbibigay sa kanya ng mga gamot. Nang nagising siya, pangalan mong sinapit niya. Iniling niya na sana makita ka. Kahit isang beses man lang. Papa.
plano ko. Pero ang dahilan kung bakit napagtagumpayan lahat ng dinipapa at buhay pa siya hanggang ngayon. Chairman, tinungan niyo po ako para magawa ang gusto ng papa ko. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para masipad ang hindi niya. Sir, ang totoo, nagulat po ako. Napakabuti niyo sa akin. Iniligtas niyo po ako. Salamat po. Ako ang pinakamalaking shareholder. Kaya natural lang na ayoko sumugan. Baka malugi. Para sa akin ang ginawa ko, hindi para sa inyo. Kaya huwag mo na malalahan. Kahit ganun po, napakagalante niyo. Pangako, gagalingan ko pa. Para mas lalo pang tumaas ang presyo ng stocks natin. Opo, sige po. Tama. Mga tao ang best assets. Chairman! Ay, may tayo nagbaba para magkita tayo. Tabi! Chairman! Hindi kayo dapat namumuhay na ganyan! Ano? Ano po talaga ang pinagsasabihin mo niyan? Gumagamit kayo ng dahas at bukod pa doon, binabayaran niyo ang mga tao. Ano kung kayo ang pumatay sa papa ko at pinalabas niyo siya ang kriminal? Napakasama ninyo. Nasaan ang konsensya ninyo? Ikaw, gusto mo bang may marinig naman sa akin? Sinong sinasabi mong papa? Si Director Robert Jim ba ang tunay mong ama? Ang tunay niyang anak, si Jessa, oo. Wala kang alam kaya ano sabihin mo ang ginagawa mo? Anong sinasabi mo? Hindi mo talaga alam? Ang tunay na anak ni Robert Hume, hindi ikaw, kundi si Jessa, oo! Anak niya? Si Jessa, hindi ako. Sabihin niyo, alam ba ni Jessa ang bagay na yun? Ang ginawa niya, pinalabas niyang papa niya may kasalanan sa nangyaring aksidente. Kinuntsaba niya ako. Bata pa lang si Jessa, alam niya na kung paano iligtas ang sarili niya. Samantalang ikaw, lagi ka nalauli sa mga galaw niya. At ngayon, eto ko na naman. Mali ka na tinitira! Ay. Paano? Ano si Papa Director? Mama. Nakita ko talaga ng susugod si Papa Director! Siya ang tunay niya anak! Tinawag ko si Papa Director para iligtas niya ako. Hindi siya nakinig, iniwan niya ako. Ang sabi niya sa akin, ikaw na anak niya na kamahal niya! Anong nararamdaman mong pinapanood tayo ni Papa Director sa nangyari? Para sa akin, isa lang siyang direktor, pero para sa iyo siya ang tunay mong ama. Promise ko, huwag mong sasabihin kay Sawa na dala ko to, ah. Eto, sabihin mo ikaw may gawa nito, okay? Uy, Jessa, natouch naman ako. Ang dami mong dinala. Ang sabi mo, bumalik na lang ang alaala ni Isa. Gusto ko rin naman makatulong. Okay. Siguro naman tama na to sa inyo, no? Sige, alis na ako pagsampay ko nito, ha? Buti pa bumalik ka na sa trabaho. Ibang umuwi ka lang para kumain dito. Sa totoo lang, mahirap para sa akin na iinod ka mag-isa rito. Pupunta kita agad pag-out ko. Kaya huwag ka gumawa na lakad. Hintay mo ako, ha? Ingat ka! Ah!
Saul. Jessa O. Mali. Jessa Q. Itinago mo na ikaw palang tunay na anak ng director. Nagawa mo lahat ito sa amin ni May. Natakot kang sabihin ni May kung ano totoo. Ano bang nagawa sa atin ni Papa Director? Alam mo ba kung gano'ng kanya kamahal? Sino bang sinasabi mong anak ko? Ano bang nagawa niya para sa akin? Meron ba siya nagawang maganda? Tama ba yun? Pinalaki niya ang tunay niyang anak kasama ng mga ulila? Hindi siya ang tunay kong ama. Ang papa ko. Kahit ano bang mangyari, ang nagpalaki sa akin si Architect Romano, yun ang katotohanan. Kahit na ayaw mong tanggapin, hindi ko alam kung anong narinig mo at nagkakaganyan ka. Pero kung naniniwala ka dun, ikaw, bahala ka sa buhay mo. Okay. Ano palang ibig sabihin ni May nung sinabi niya na sa akin talaga yung blue na damit? Bago siya maksidente. Ano katotohanan na alam yung dalawa? Hindi ba kaya ka nagpunta rito? Dahil natatakot kang lumabas sa katotohanan? Naniniwala ka sa sinabi ni May? Paano mo nagagawang maniwala sa isang baliw? Makinig ka! Sa oras na bumalik ang alaala ni May, pagpapayaran kita sa mga krimeng ginawa mo. Lahat ng kasinungalingan mo tungkol sa kanya. At ang ginawa mo kaya namatay si Papa Director! Lahat yun ang papaalam ko. Sisiguruhin kong mananagot ka kahit anong mangyari.